Hello mga friends! It's me again, Jocelyn! Welcome back to my YouTube channel! Hashtag Vlog 13! Nababasa nyo naman po dyan sa title kung ano ang vlog na ito at kung saan at kung meron ba kayong matututunan na aral. Baka puro kalokohan. Charotism. I-share ko sa inyo kung bakit ako pumayat. Bakit nga ba tayo pumayat? Ayan. Meron kasi nag-comment doon sa mukbang challenge ko. May nabasa ako doon na comment na, wow, nice ha. Lakas ng appetite mo, Miss JM. Bakit na-maintain mo yung body mo at physical fit mo? Share naman ang workout mo from early bird. Yan. So for today's video, itatopic natin kung paano nga ba ako pumayat. Alam naman kasi ng mga friends ko na sobrang busaw ko, sobrang lakas kong kumain as in. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, lahat ng mga nakakabanding ko na kaibigan ko, ang pinaka-more banding ko talaga is kain. Kain, 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 putrib, putrib dyan, putrib dito, putrib dyan, ganyan, ganyan. More on kain, yan. Kaya kilala nila ako sa kainan. Kasi more on akong banding ko talaga ay kain. So, paano nga ba ako pumayat? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sabihin na natin ang mga tips at baka makakuha kayo sa akin ng tips. At malay nyo naman ang solusyon nyo magpapayat sa taon na to at makatulong. So, simulan na natin kung paano ba ako pumayat. So, pumayat ako kasi noong January, kasi wala akong work, di ba? Quarantine. As in, quarantine. Kung sa Maynila, nawala ng work yung mga tao, ako kami din dito, nawalan din kami. Hindi porket abroad, exempted na kami sa quarantine. Alam naman natin lahat na nag-quarantine. So that time, boring na boring talaga ako kasi 6 months, wala kaming work. Until now, wala pa din kaming work. So, boring na boring talaga ako. Wala akong magawa. As in, kita nyo naman, pati yung pagbablog, pinasok ko sa sobrang boring ko. So, naisip kong mag-diet, ganun-ganun. Naisip kong manauna pala, kasi gusto kong pumayat, gusto kong mag-exercise. E di, nag-exercise ako. Siguro mga 1 month, tinamad na ako mag-exercise kasi naisip ko, parang dinadaya ko na yung sarili ko. Kasi mag-exercise ako, tapos kakain ako ng madami. Ayun, wala din. Lalong lumobo. Lumobo ng lumobo tayo, friends. Hindi tayo pumayat. So, ang naisip ko, ang diet ko na lang, since ayaw ko na mag-workout kasi nakakatamad as in talaga. Nag-set naman ako ng goal para mag-exercise. Pero hindi ko talaga siya kinaya. Nakakatamad talaga. At lalo na pag winter, dahil dito, winter ang panahon, sobrang lamig. Ang sarap lang matulog, mga friends. Kesa mag-exercise, mas masarap ang matulog. So naisip ko, paano kaya ako papayat kung matutulog lang ako, di ba? Siyempre, hindi naman ako papayat. Kahit pa siguro, hilingin ko na, Lord, papayatin mo naman ako. Wala na tayo magagawa dyan na exercise, exercise para pumayat ka. Kung gusto mo, gawin mo. Ganun. So, ayun na nga. Ang ginawa ko, una, challenge ko yung self ko 15 days. As in, 15 days, sabi ko, sa 5 days, magbabawas ako ng kanin. Unti-untian ko siya. Kasi hindi mo siya pwedeng biglain eh. Hindi mo siya pwedeng biglain na tanggalin yung rice. Kasi yung chan ko, as in, malaki na yung ano niya. Malaki yung pondo. Basta malaki yung ano niya, bituka niya. So baka magkaroon ng side effect kung tatanggalin ko agad yung rice. So ang ginawa ko, mga tips kung bakit ako pumayat, nag-challenge ako sa sarili ko na 15 days. So sa loob ng 15 days, inuna ko muna yung 5 days. Sa 5 days, nag-less ako ng rice as in. Binawasan ko yung pagkain ko ng kanin. Kasi dun talaga ako malakas eh. Malakas talaga akong kumain ng kanin eh. Parang 1 kilo kaya kong ubusin sa isang araw. Talaga ang lakas kong kumain ng kanin. Dun talaga ako mas malakas tumaba talaga as in. Tapos, sa 5 days ko na yon nagbawas ako ng kanin. Paunti-unti talaga siya as in. Paunti-unti. Morning nag-rice ako, heavy talaga kinakain ko rice, tapos lunch naman kumakain din ako ng rice, and then
paunti-unti ko siyang tinanggal. Tapos sa paggabi, hindi na ako kumakain. Tapos nung pang 6 days ko na mga friends, 6 days na tayo, hindi na ako kumain ng rice, as in. Nag-no rice na ako kinabukasan. So pagising ko sa umaga, umiinom agad ako ng 2 glass of water para hindi dehydrated yung katawan natin kasi mahaba yung tulog natin. So kailangan natin uminom ng tubig para mas bumilis yung metabolism natin. Ayun yung una kong pangalawa kong ginawa. Uminom ako ng 2 basong tubig every morning. So naging routine ko na siya until now, ginagawa ko pa din. 2 glasses in the morning, every wake up in the morning. So malalamanan na yung tiyan mo agad. Malalamanan na mabubusog ka na agad dun pa lang sa water. So yung pangatlo ko namang ginawa, ang mga kinain ko na ay gulay, prutas, ganon. Tapos ang pang-apat ko nang ginawa, nag-detox na ako. Tama ba yung pronunciation? Hindi ko alam. I-search na lang sa Google's. Ayan. Nag-detox na ako nun. Ang ginawa ko is nag-lemon water ako every day. Sa loob ng 15 days, ayun yung ginawa ko, nag-lemon water ako. Tapos, iniinom ko mga warm water na, ayun, hindi na ako nagmamalamig na water. Kasi since winter naman dito. Pero malakas din talaga akong uminom ng malamig na tubig. Kaya ang taba ko din talaga. Tapos, the next, syempre, alam naman natin na coffee lover tayong mga Pinoy, di ba? As in, lalo na ako. Ako sobrang lakas ko magkape. Minsan sa loob ng isang araw, nakaka-4 na kape talaga ako. Yun. Kaya hindi na ako kinakabahan kung iwan ako eh. Kakabahan na lang ako sa kape, mga friends. Hindi na pag iniwan ako, yung pala nagpapalpitate na tayo, mga friends. So, ayun. Ang ginawa ko po, nasa sobrang hilig ko mag-coffee, ayun. Niles ko din siya, inunti-unti ko din siya. Sa loob ng 15 days na yun, kung 4 na beses ako nagkakape sa isang araw, ginawa ko na lang 3, tapos sa 7 days, 2, hanggang sa mawala ko na yung coffee. So, pag nagkikrave ako sa coffee, kasi marami nagkakape dito eh. Mga temptation, di natin talaga maiiwasan yan. Imbis na ma-avoid mo, ayun. So, hindi naman po masamang magkape ha. Healthy naman mo ang coffee. Healthy naman na magkape. Pero dapat, nasa tamang pag-inom pa din. May mga bagay talaga dapat na nasa tama at naaayon, mga friends. So, ayun. Kapag nakikrave na lang ako sa coffee, ang ginagawa ko, nagba-black coffee na lang ako. Pero iniiwasan ko na siya. Siguro sa 7 days, naiinom ako ng kape, siguro isang beses na lang, tapos wala pang sugar. Kasi sobrang hilig ko din sa asukal, tinigil ko talaga siya as in. Yung pagkain-kain ko ng chocolate, as in sobrang hilig ko talaga. Minsan pag nagpupuyat ako yung mga chocolate ko, lintik na yan. Ang dami-dami mga friends. So paano tayo papayat niyan? So ayun, tinigil ko din yung mga matatamis ko na kinakain. Nag-less sugar ako, nag-less rice ako, nag-less coffee ako. As in talaga lahat ng mga less na yan mga friends. Para matanggal ang ating mga extra fats na yan. So, ayan po yung mga ginawa ko, kaya nag-lose yung weight ko. Tapos yung soft drinks, mga friends, ayan. Less din tayo sa soft drinks. Lahat, friends, pag nagda-diet tayo, pwede naman tayong kumain na kumain. Morning, kumain kayo. Lunch, kumain kayo ng malami. Pero sa evening, wag na kayo masyadong kumain. Kasi doon na bumabagal yung metabolism natin kapag gabi. So, kayo, okay lang naman kumain ng madami, basta morning. Tapos as long as na nag-detox kayo, yun. Gawin nyo yung lemon water. Talagang sobrang healthy nun. Healthy siya. Tapos inom tayo ng inom ng maraming water kasi maganda yun. Maganda sa skin natin para kahit na pumayat tayo, hindi talaga tayo tuyo yung balat natin tignan. Hindi siya dehydrated tignan. So yan. Yun. Advice ko lang talaga is more on water. Yan. So, ayun na mga friends, ang aking mga pinaggagawa, kaya ako na-achieve ang aking payat body goal for 2021. So, disclaimer lang mga friends ha, hindi ko sinasabi na gayahin yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Tips lamang ito kung bakit ako pumayat. Kasi may mga nagtatanong nga, kain ka ng kain, di ka tumataba. So, naisip ko na lang siyang i-vlog para i-share ko na lang din sa iba. Baka makatulong. So, yun. Baka naman makatulong. Baka naman. Baka ito na ang sagot sa iyong pagpapapayat. Diba?
So, I hope na makatulong ako sa mga gustong magbawas ng timbang. Yan. Ako naman, hindi ko naman ina-achieve talaga na mala FHM yung body goal ko ngayong 2021. As long as na maging healthy lang talaga siya. As in, hindi naman payat na payat. Hindi naman yung wala ng laman, tabang-taba, ganun. Basta healthy lang talaga siya. Kasi health is wealth. Lalo na ngayong pandemic. Health is wealth. Kaya, ingatan natin ang kalusugan natin. Lahat ng mga bawal. Mag-less tayo. Mag-less na mag-less na mag-less. Tapos kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, push lang natin at itry natin. Huwag tayong matakot na itry. Subok lang ng subok. Sabak lang ng sabak. As long as natama yung ginagawa nyo. So, ayan. Kung gusto nyo talagang mag-lose ng... Kung gusto nyo talagang pumayat, ayan, kailangan lahat ng mga temptation iwasan natin. Lalo na ang mga mas nakaka-burn ng ating mga parts. Iwasan natin siya mga friends para ma-achieve natin ang body goals natin ngayong 2020. So bago ko end yung video na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout po. Christopher Rivera, pa-shoutout po next bid, hehe. So shoutout Christopher Rivera. And next, pa-shoutout Lodi, Ernie Merinda. Pa-shoutout sana sa susunod pa na vlog nyo, My TV Studio. Shoutout, My TV Studio. Hi, Guapa. Shoutout sa'yo. Habibi MJ Official. So, hello po. Panotis po, Idol. So, batchmate ko po to si Den. Hi, Den. Ingat dyan. Ayan, na-shoutout na kita, friend. Sa dami ng comment mo, friend. Nakakalimutan ko lagi. Kasi busy ako. Excited ako mag-end yung video ko lagi. Kasi, syempre, i-edit ko pa siya ganun. So, minsan, nakakalimutan ko na mag-shoutout sa mga gustong magpa-shoutout. So, ayan lang. Don't forget to like this video, comment down below, and click the notification bell for more update para updated pa kayo sa kaganapan sa aking buhay at sa aking mga gagawin pang vlog. See you in another vlog, mga friends! Bye-bye!